Bilangin mo, tatay. Bilangin mo. Yan, bilangin mo. Agri, magandang umaga. Tanghali, hapon, gabi. Kung kailan naman tumapa, pangalit. Ang daming aso. Dito tatay ka tatay. Tatay, kumusta po? Ha? Nabahala ko po kayo ha. Ano po, kumusta na naramdaman nyo? Ano na ang pakalamdaman nyo? Kuminsan. Obligado sabi, hindi po ba sabi. Mga kailangan nyo mga operahan. Nagtanong na ako sa PJJ, libre lang pala ang operasyon doon. Libre doon, sabi. Basta doon kayo pupunta. Tapos, ang bali ang gagastos nyo lang doon. Yung mga pangangailangan na magbabantay sa inyo. Ayan. O kaya kung walang gamot doon, kung sakaling magpapa-opera po ba kayo? Kung dadaling ko kayo doon? Makausapin ko muna, sir, yung pabantay sa akin kung meron silang kundun sa balak kong ang pumunta bukas sa Talugtugi. At kausapin ko nga yung mga pamangking ko doon kung merong magpapanta sa akin. Dahil ginausap ko yung isang manugang namin na taga Talugtug noon, nagpunta rito noon at 30. Eh, kaya mo pa ba ang kail na kumooperang ka? Ipipilitin ko, paano nga gagawin? Oo. Baka naman hindi mo na kaya. Eh. Kayo po, gusto, magpapa-opera kayo. Ako, gusto ko. Ako po. Ganito po gagawin natin, tatay. No? Bibigyan ko kayo ng nung pagka pupunta na kayo doon, bibigyan ko kayo ng pera at kasama yung magbabantay sa inyo. Sino po ba magbabantay sa inyo? Wala pa kayo lang. Bahala ko yung pumunta bukas doon, tatalog to. Tapos, bibigyan ko kayo ngayon ng 5,000 para meron kayong pagpunta nyo doon. Kaya lang, pagpunta nyo doon, yun yung gagastusin nung konyo para magbabantay. Tapos pagkakulang pa, di saka ibig sabihin ganito, kailangan niyo po kasi ma-opera, di po ba? O pag pumunta kasi kayo doon, libre lang naman daw. Siyempre, ang kailangan niyo yung pamamasahin niyo, pagkain na nagbabantay. O yun yung ibibigay ko sa inyo, yun yung 5,000 para kasi pati daw yung gamot doon libre. Na nagtanong na po ako eh. Okay, pagka wala doon sa loob, pero madalang na madalang daw yung wala doon. Kasi meron na ako nakausap na nanggaling na doon. Kaya, sabi po na, ano sabi? Sabi kasi nung doktor na nag-check up siya again, paano ito, dok? Ala naman pera, paano ito? Ba't kasi pera ang iintindi mo? Kaya ganun, doktor. Hindi ko naman alam na ganun. Libre doon po, libre po pala doon sa punta PJJ. Punta ka na sa PJJ. Sinabihan na po ba kayong PJJ? Oo, PJJ. Oo, yun pala, sinabihan naman. Yun pala, alam pala ni tatay eh. Ngayon po, bibigyan natin si tatay ng 5,000 para panggastos lang nila pamasahe. Kasi kahit na libre doon, kailangan mo rin ng pamasahe o yung pagkain ng magbabantay. O yun yung ibibigay natin kay tatay para magkaroon na siya, makapagpa-offer na siya ngayon mga kagabi. Tapos po, kaya nyo na pong, meron na kayong pwedeng mautusan na ano-ano. Ito bibigay ko sa inyo. Bibigyan ko kayo ng 5,000 ng tatay para meron kayong, para ma-operahan na kayo. Kasi nga na ano ko doon, libre pala doon. Nakausap na ako eh, kumausap na ako eh. Ngayon, siyempre, kahit libre doon, ang kailangan nyo naman, yung pang pamasahe. Yun nga. Ito, tatay ah. Para ma-operahan, kasi pagka nawala si tatay, mas malakas si tatay, kawawa naman si nanay. Di ba, kakagri? Kung pababayaan na lang natin. Ito, iahatid ko muna ito, sir, doon sa kamag-anak niya sa Talavera. Talavera, may kamag-anak po siya sa Talavera. May kamag-anak sa Talavera. Opo. Ito, kailangan naman kami ng sasakyan. Oo, ganun nga. Ito nga po, pwede niyong gastusin ito sa pagganong-ganan na. Hanggang sa may tawag dito. Basta, sir, may awaan doon itong susunod na linggo. Ano po? Susunod na linggo talagang arangada ko. Ano ba ngayon? Biyernes. Opo, Biyernes. Itong susunod na Lunes o Martes, Merkuris yung mga araw na yun. Ibigyan ko po kayo ng 5,000. Ano? Ito, talagang minadali ko to. Bibigay ko talaga sa inyo para meron kayong magamit. Kasi baka emergency na, baka talagang kailangan nyo na magpunta ron.
Yung binigay mo nun na gun, yun ay bili ko lang ng pang-ampat-ampat na gamot. Kaya nga po, ito nga po, para ano, magpasama na po kayo sa ano-ano. Tapos pagka, kung anong mangi, kung ano pa mga nang ano, kung ano pang pangangailangan nyo, pagkakuan, babalik po ako uli, ano, o kaya pupuntahan ko kayo doon. Oh, no, kaya pagka na-operahan na kayo, bibigay ko sa inyo yung number ko para tatawagan ng magbabantay sa inyo kung wala na siyang pera, ano pa? Sir. Oh. Ito, sa ngayon, bilangin mo muna ito, mga kapi. Bilangin mo, tatay. Bilangin mo. Yan, bilangin mo. 49. Oh, kasi may ano po 'yan eh, may kalta sa GCash eh. Yan po para sa ano niyo po 'yan ha? Para sa pang-opera niyo ano, pampagamit. Tapos pagkakulang pa dito dadagdagan ko po ano, kasi libre lang pala doon. Para ma-operahan kayo. Sinasabi yung doktor na ganun. Kaya pala nung sinabi ko, pat kasi pira, iniintindi mo. Kasi ang sabi niya, yung doktor noon, ganyan na lang, wala bang pang-ampat dok na talagang pagkasakaling kan gagawin. Maampat na nun, matono pagkagawin. Eh, puro ganun na lang. Kaysa sa kung hindi man kan, buwan-buwan kang magdadialisis, ika. Opo, oh, yeah. Kasi mas mahirap yun, ika. Ganun na lang po, tatay, ano? Huwag niyo pong mabaliwalain yung sakit niyo, ano? Punta po kayo dyan, hanap kayo ng magbabantay sa inyo, ano? Talagang ba, nahihirapan ako. Tapos, nahihirapan ako, hindi ako makatulog ng gabi, ihi ako nang ihi na halos mahigit 10. No. Hindi ako makatulog. Ikaw nanay, kumusta po kayo? Ito lang. Hmm. Kapit ko, kasi ba ito mo pa si nanay sa Talavera? Yeah, kayahatid ko pa sa Talavera. Ito, gastos na naman yun. Natang din namang makakilos dito, sir, kung hindi. Yan lang pinagkukan ko sa babaan. Di ganun talaga po eh. Patala-arkilan. Oo, oh, yeah, in-arkilan nyo. Di ganun po talaga. O, di arkilan nyo doon. Tapos arkila kayong talugtog. O, tapos arkila uli kayo. Papunta na ng ospital. O, di ba? Ganun talaga ang mangyayari. Hindi naman siguro kahit umarkila kayo, sasapat pa rin po yan hanggang makarating kayo doon. Hanggang makarating kayo doon sa may ano kasi. Tapos yung magbabantay sa inyo. O, sa kanya nyo pagkatiwala yan. Para meron siyang pag may bibiling gamot. Di ba? Oh, sir, sa ano tatay ha? Pag okay. Sa pagbalik ko, pupuntahan ko kayo dun sa ospital pagka malalaman mo kung nandun na kami. Pag pupunta-punta lang naman ako dito, malalaman ko kung nampunta kayo dun, di ba? Kasi kung may kailangan pa kayo, pag pinuntahan ko kayo uli dun, edi mabibigyan ko pa kayo, di ba? Okay. Sige tatay na, sana natulungan kita. Okay, na. Nanay, okay. Pupunta na po ako ha. Peace bomb lang tayo nanay ha. Okay. Sige pa. Sige po tatay ha, pupunta na po ako. Mga kaagri, masaya ako mga kaagri na natulungan ko na naman sila. Sila tatay mga kaagri. Thank you very much mga kaagri ha. Sa totoo mga kaagri, naubos na rin kasi yung pera ko mga kaagri. Buti na lang nagawang ko ng paraan. Nagawang ko pa ng paraan. Kasi nga, nahuli kong nagpunta rito. Na ipamigay ko na sa iba yung sweldo ko, yung mga nabigyan nating mga iba na hindi ko na sabihin na kagri. Nahuli ko nagpunta rito kaya medyo natagalan, mga isang linggo pa sa uli ko sila nabalikan mga kagri. Buti na lang nagawa ko ng paraan para mapa-operahan kasi libre lang naman pala doon sa PJG pinagtanong ko mga kagri. Ang kailangan lang nila doon kung walang gamot doon, may pambili ka sa labas. Kaya lang napakadalang daw ng walang gamot doon. Ibig sabihin, malibre sila tatay doon. Ang kailangan lang nila yung pang masama sa akin. Malaki din kasi yun, mga kakri. Arkila ka dito, o arkila ka doon. Tapos yung pagkain na magbabantay. Bali, ganun ang mangyayari, mga kakri. Sana sa huli sa pagkikita uli ni namin ni tatay, okay na siya, mga kakri. Sa ngayon, mga kakri, hanggang dito na lang yung vlog ko, mga kakri. Thank you very much. Tatay, dana pa ako ha. Sige. Maraming maraming salamat mga kaagri. Thank you very much.